everyone. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng banana cake. My favorite. So, samahan niyo ako sa ating paggawa. Panuorin po ninyo at inyong gagayahin dahil ito ay talagang napakasarap. At hindi kayo magsisisi na manonood sa ating video dahil mayroon kayong matututunan sa araw na ito. Kaya umpisahan na po natin ang paggawa ng banana cake. Okay, umpisahan na po natin ang paggawa ng banana cake. Ito na po yung una kong na-chop-chop kanina na banana slices. So, hiwain po natin siya na maninipis para madaling ma-mix mamaya. At try nating mix po siya sa texture mamaya. Ganito lang po ang gagawin natin sa pag-chop-chop ng banana slices. Para yung cake natin mamaya is maihalo lahat sa mixture. Ayan. Pagkatapos, natin ma-chop-chop ng matino, is ready nang ihalo sa mixture. Ayan, nailagay na natin dito sa transparent bowl. So, ang susunod ay ating imimix yung egg dito sa hand mixer. Lagay na natin yung egg. Ayan. Una is ilalagay natin yung limang itlog at saka yung caster sugar. Ayan. Pagkatapos, ayan. Iwiwi na natin yung itlog saka yung asukal within the high speed. Ayan na po siya. Hintayin natin hanggang ang kulay ng itlog ay magiging pale color. And then after that, ihahalo natin yung remaining ingredients. So habang minimix natin yan, is ating isisip yung flour, saka yung baking soda at baking powder. Ito na yung cake flour. Ilagay na natin dito yung baking soda saka baking powder. And then, isisip po natin para yung cake natin mamaya ay magiging fluffy. Saka, sa ating gagawa kayo ng kahit anong klase ng cake, dapat natin isisip dahil para matanggal yung mga buhol-buhol sa flour. Ayan, ganito po siya. Habang minimix natin yung egg sa kanyang sugar, paghaluin din natin yung cake flour saka baking soda at baking powder. Ayan. Ayan, unti-unti na po siyang look. See? Nagbabago na yung kulay. Parang
naglo-looking fail na, pero hindi pa gaano. So, wait natin hanggang fail para pagkatapos ilalagay natin yung banana slices. Okay, I think it's already pale color. So, ready na pong ilalagay yung banana slices. Look. See? Pale color. So, meaning, ready na po siyang ilalagay yung banana slices. See? Kakaiba na yung kulay, di ba? Ayan ang kulay niya. Ilalagay na natin yung banana. See? Ilalagay na natin lahat. Pagkatapos, continue po natin iwiwis ng 8 minutes. Wow! Bumubula. Hayaan lang natin po hanggang maging soft at saka fluffy yung itsura. Continue lang po siyang i-bake hanggang 8 minutes. Ayan. Ito na rin yung dalawang tin. Supposed to be 9 by 9. Kaso lang, hindi ko mahanap. So, ito na lang dalawang tin. And then, ito pa yung vanilla, remaining ingredients. Vegetable oil, saka yung flour. Ayan na siya. Almost done. So, hintayin lang natin hanggang ma-reach natin yung pan. Kasi mayroon pang 4 minutes. Habang hinihintay natin yung mixture, ipinainit ko na yung oven ng 160. Ayan. Pagkatapos, ibibig natin siya ng 45 minutes after all. 2 minutes and 40 seconds left remaining. Wow, ang ganda ng tura. Napaka-fluffy niya. This is a banana cake best ever I have made. So, share ko sa inyo para masubukan din ninyo at makikita nyo ang diferensya sa dati nyong ginagawang banana cake. Enjoy watching! Ayan na, malapit na. Kaya inalower ko na yung speed kasi magfo-fold na tayo ng flour sa loob niya. So, ito na po. Lalagay ko itong flour, saka yung oil, and vanilla extract. Then 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, yay! Ready! Ngayon, ipupul na natin yung flour sa loob. Hello! I think sana ginamit ko yung malaking mixer. Ang cute kasi itong pink, kaya nagustuhan ko. Kasi yung itin, mas malaki yun. I regret, but never mind. It is still working. Ayan siya. Then, ilagay na natin yung vanilla extract. 1 teaspoon will do. And then, last minute yung vegetable oil. Yan. Hello? Nagiging shiny na siya. Kapag
Pagkatapos ilalagay na natin sa tin and ready for baking. Re-slow down natin. Wow! Okay, done. It's ready. Yes. Ayan, ilagay na natin sa tin. Ready for baking. Wow. Yummy. Ang ganda yung tsura, oh. Ayan, ilagay ko dito. Siguro, kasi ayaw kong mag-overflow, kaya hahatiin ko siya, kaya lang, yun ba yan? Pero kaya niya ata. Okay. Kaya pala niya. Oh, ito na yung final look. Ready for baking. Actually, dalawa sana na malalaki. Kaso, naisipan ko, ilagay ko na lang sa cupcake para baunin ko bukas. Kasi Sunday bukas, mag-o-off ako. Kaya, mayroon akong baon. Ito din para sa aking amo. Sa aking pinakamamahal na ama. Kasi paborito niya ang banana cake. Okay, ilagay na natin sa oven. Ayan, ready na yung oven. So, ilagay na natin. Ayan. Ang hirap kasi nag-iisa ako, walang magbi-video. Kaya, trying hard my best. Ayan. Tignan natin ang outcome. I will show you after all. Ayan. Pinaghalo ko na. Pero, mamaya, mas maunang tanggalin ko yung cupcake. Ayan, bake natin. Don't forget, 45 minutes pag yung 9x9 ang measurement ng tin. Pero ngayon, ginamit ko mas maliit. So, what's the time, guys? Don't assume the 45 minutes. What's your time? Maybe about 20 to 25 minutes or 30 minutes. Pero yung cupcake, I assume that is about 10 to 15 minutes only. Ayan, kinuha ko na yung ano, yung cupcake. Binilisan ko lang kasi, kung tutusin, hindi pwedeng buksan. Check natin. Kasi ito yung mga 13 minutes na. O 12 minutes, I think, just now, yeah. Ganito ang pag-check po kung luto na yung cake nyo. Ayun, well done. Walang ano, sumama na texture sa stick. See, ang ganda ng itsura. I love it. Pwedeng pang merienda bukas to. Yan, tatanggalin ko sa ano, sa may tin. Ilamig natin sa cooling rack. Ooh! Mainit. Pero dapat tanggalin natin. Para hindi magmo-moist. Sarap. Ayan. May anim akong cupcake. See? So beautiful. Yay! It's done! Luto na siya. Yun. Tingnan natin. Ooh! Wow! Look at that! Yummy! Ito na yung banana cake. Sarap, sarap. Mayroon pa akong cupcake doon. Magme-merienda muna ako kasi nagugutom na.
Ito na yung look. Sarap! Sarap, sarap! Ngayon, ako ay magme-merienda. Tikman natin yung cupcake. Sarap. Sarap, guys. Thank you for watching. Please subscribe.